Okay, magandang ano ba ngayon, tanghali, hapon, mga katribo. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung aking ginagamit na panghinang. Ito ay DC 12 to 24 volts. So, sa mga katribo ko dyan na nahihirapan maghinang sa loob ng sasakyan, siyempre kung AC ang gagamitin mo, so kailangan mo ng extension, so maraming kailangan, kailangan mo ng mahabang extension. So ito isa 12 volt. So ang karamihan ng sasakyan natin is baterya, siyempre ginagamit, so may 12 volt. At sa truck is meron din 24 volt. So itong handle ko na to is meron tong adjustment ng temperature ng filament, so naputol nga lang, so pero okay pa rin siya. So ito yung ginagamit ko mga tip, maraming different, mga sampo o ano, basta mamili na lang kayo kung anong gusto niyong gamitin, mas matulis, mas malaki, o meron din mga flat nito. Hindi ko lang matanda kung anong mga model nung tip na to, pero marami sa Lazada kang mabibili ng mga tip. So itong handle, ang handle na to, medyo expensive tong handle na to, pero kung gusto niyo naman ng affordable na 12 volt din, pero 12 volt lang siya, ito. So, yun. So ang tip naman nito ay hindi kamukha nung ginagamit ko. Ito ay Hako brand. Ito. T12 Hako brand. Ito ay pinaka murang soldering iron na 12 volt. So ang tip nito, ito naman. So yun lang ang difference nito, is mahirap pa magpalit ng tip, medyo matagal. So yung isa, ito is easy to change the tip. Ayan, saksak mo dyan, ayaw mo yan, so kailangan mo nung mas manipis. Ayan. Saka ito mas mabilis uminit kaysa dito. So papakita ko sa inyo paano siya uminit gamit ang ito. Yan ay battery na 12 volts. So saksak natin, bilangin nyo kung ilang segundo. Pag saksak ko nyan, naka red. Ayan sa inyo, ilang segundo na, itikit natin kung mainit pa nga pa talaga, kung kaya niyang tumunaw ng lid. Hindi ko makita, yan, diba, mainit na yan. Hop, papalitan natin. Palitan natin ito namang isa, ang salpak natin. Bilang tayo na ilang segundo lang yan, mainit na kagad yan. So yeah, kita nyo naman napakabilis yung uminit. At saka ito, pwede mo siyang ibabad kahit na maghapong na dyan nakasaksak yan, walang problema. O so pagka naman hassle ka na dyan sa may cord pa na yan at pupunta ka sa loob ng sasakyan, meron din akong ginawa na cord. Ito, saksak mo dito, then saksak mo sa loob ng OBD4. Yan, hindi yan. So meron din akong ginawa dito na para sa OBD4 na to, sample lang to ha. Kunwari, ito yung sasakyan, may OBD, saksak mo lang siya, then syempre automatic na may supply. Ayan.
na maghinang gamit yung OBD4. So, pag naman nasa loob ka ng bahay, gamitan mo siya ng 12 volt na adapter. Adapter na 12 volts. Ito yung bato power supply na 12 volts pang bahay. So, isin mo yan. Gamitin mo naman itong power supply ng loans. Saksak mo dyan. Then, saksak na sa kuryente, siyempre. Kuryente. Yan. 12 volts. Galing sa try natin kung makapaghinang ng 12 volt. Ayan, di ba? Lakas ang units. Ito, okay din to. Kaya lang, medyo matagal uminit tong isa. Try natin. Ito, nakatakbo na yung hinahabol natin. Hindi pa mainit. Okay. Pero ito is mura kaysa doon sa isang ginagamit ko. Ito around mga 300 o ganun. Ito, ang tip nito is mga 200 plus o hanggang 300. Ang handle nito is nasa 1,000 pesos. O mas mababa. Depende yan siguro sa mga supplier. So ito, di ba? Umiinit na rin siya. Yan, yan ang mga ginagamit kong soldering iron. So, ang susunod na ipakikita ko sa inyo, yung kung paano mag-revolve ng mga BJA chip. Like yung mga, yan. Nakita ba to? Yung mga CPU ng ECU. Mga MPC o ano yan. Ito mga MPC. Kasi makita eh. So, yung mga nahihirapang mag-revolve, pakita ko sa inyo yung gamit-gamit ko kung paano mag-revolve sa second video.